yun o, part 2 nung vlog ko na ito. Kasi sa course, meron tayong tinatawag sa economics and sa business, meron tayong tinatawag na Pareto principle. So yung Pareto principle is 80-20. Yung divided into 80% and then 20%. Malaking menos na kung may discount na 20% for medicines. So yun po yun. Kasi alam naman natin na isa ang Pilipinas sa may pinakamahal na medicine cost sa buong Southeast Asia. Kaya yung ibang Pilipino na makakapunta sa India pa bumibili dahil mas mura ang gamot. Di ba? Sipin mo, gagastos pa silang pumunta ng India or magpakoryo from India to here dahil mas affordable yung medicine doon. So, again, pag ginawa naman nila yun, in frying another expenses and cost sa kanila. Yung cost ng carrier, or kung sila mismo pupunta ron, syempre, aeroplano, di ba? So, travel tax din yun na 1,720 at saka terminal fee na 1,100 pesos sa NAIA. O, di ba? So, sabi mo, gamot lang yung bibilin. Makakamura sila sa gamot, pero it would infry or it would incur them another expenses just to afford those medicines na kung pwede namang mura dito na lang sana bilhin. Tsaka, sana, ano rin eh, yung mga pharmaceuticals na gamot, sana dito mag-invest sa Pilipinas. Kailangan natin yan eh. Kasi kaya mahal ang gamot dahil yung ibang gamot, yung vaccines, yung mga tablets na kailangan sa mga sakit is hindi minamanufacture dito sa ibang, naangkat pa sa ibang bansa. So again, another cost na naman yun. So yung Pareto principle sana kung maiintindihan natin malaking kabawasan yun sa mga ordinaryong Pilipino na PWD na may maintenance o may mga gamot, di ba? At saka sana magkaroon na ng Cheaper Medicines Act for PWDs na lahat ng gamot sa lahat ng disability dapat meron ng di ba, may discount na silang 20%. Kagaya doon sa Cheaper Medicine Act, magsasuggest yung Department of Health ng gamot and then gagawa ng executive order para mapapaba yung presyo. Parang ganun. Pero ang gagawin is, lahat ng gamot ng PWD DS, kailangan makasama na din, meron silang mapababa yung presyo. May discount na sila, pero yung price ng gamot, mas mababa pa para makabili sila ng marami. Kasi minsan, kagaya nito ni Mama, dahil nagtitipid siya ng pera, imbis na makabili siya ng for 30 days, for 15 days lang nabibili niya, kasi yun lang yung pera niya. Hindi naman lahat ng PWD may pera. Diba? So, yun lang ho yung na isa sa mga gusto ko. Kasi para yung yung 30 days na nila, may gamot sila. At saka, siyempre, bibili sila ulit after 30, kung pwede ngang buong taon sila magkaroon ng supply para next year na sila bibili, di ba? Yearly sila bibili, imbis na monthly o weekly, malaking kabawasan ho yun sa kanila. Malaking savings ho sa kanila yun. Diba? Kasi kaya sila nandadaya eh. Yun ang punto ko. Kaya sila nandadaya mag PWD kasi mahal yung gamot. Kahit na ayaw nila. At saka yung mga PWD namang legit, hindi naman natutulungan sa expenses nila sa gamot. Kahit meron silang, although may tulong yung 20% discount, pero hindi sila makabili ng full yung banig na maramihan dahil kapos sila sa pera.
May discount nga sila pero hindi nila ma-take yung full complement ng medicine. Hindi sila makabili ng ample supply kasi kapos yung budget nila. So yun sana po ang mapagtuunan ng pansin na sana ho, wala nang mandadayang tao na, di ba? Wala na sanang mandadaya na PWD sila dahil for discount lang sa medicine. So yun lang ang gusto kong ano, part 2 nung nauna kong vlog niya. So yun lang po.